Well, mga kapopong, kumusta? Actually, marami tayong topics ngayon pero unahin muna natin itong breaking news ha. Well, as expected kasi, nag-comment na ang gobyerno ng China patungkol dito sa nangyayaring military exercises ng Pilipinas at ng Amerika. At alam nyo ba ang sinabi ng China? Well, ito lang naman eh. Ito daw na ginagawa ng Amerika dyan sa military exercises kasama ang Pilipinas ay isang klase ng warmongering. Or in short eh, sinasabi ng China na itong Amerika ay pasimuno ng isang posibleng tunay na labanan. Pero alam nyo ba ang nakakatawa naman dyan? Well, dahil kung inaakusahan ng China na itong Amerika ay parang nag-uudyok ng isang labanan, eh ano naman ang tawag dyan sa ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea? Well, ang weird, diba? So, ang parang ang gusto ba ng China eh? Huwag mag-practice ang Pilipinas regarding sa mga military natin? At ang gusto ba ng China eh? Manatiling walang alam sa mga makabagong kagamitan sa military ang ating mga kasundaluhan dito sa Pilipinas? Well, may point naman, diba? Na lagi kasing sinasabi ng China sa tuwing napapansin nilang nag-i-improve ang AFP natin, ay lagi nilang sinasabi na makakasira raw yan sa relasyon ng Pilipinas at ng China. Eh kung maganda pala ang turing ng China sa relasyon natin sa kanila eh, bakit nila ginaganito ang mga Coast Guard natin? At bakit wala silang respeto sa EEC ng Pilipinas? Ganyan ba ang gusto nilang relasyon? Relasyon na sila lang dapat ang nakakalamang lagi? Which is hindi na ako magtataka ngayon na super laking porsyento ng mga AFP personnel natin dito sa Pilipinas ay sobra-sobra ang tuwa at saya dahil dito sa mga makabagong kaalaman sa military na itinuturo sa kanila. Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon, ay masaya ba kayo o hindi masaya patungkol dito sa nangyayaring military exercises ng Pilipinas at ng Amerika? Anyway, dumako na tayo sa ating main topic. Alam nyo naman siguro na kahit meron kinakaharap na challenges sa ekonomiya itong China, ay masasabi talaga nating sobra ang laki ng pinagbago ng ekonomiya ng China for the past 20 years. Pero keep in mind mga kapopong ha, dahil marami pa rin kasing mga lugar sa China ang masasabi talaga nating old school way pa rin hanggang sa ngayon. Which is dahil naman sa technology doon eh. Alam nyo ba na mismong mga taga-China ay ginagamit itong sitwasyon ng ilang tao doon upang pagkakitaan naman? Yes mga kapopong, dahil kung makakakita ka ng mga Chinese internet personalities ngayon na gumagawa ng mga trabahong parang hindi naman yata talaga nila ginagawa sa totoong buhay, ay totoong huwag na kayong magdalawang isip dahil peke talaga yan. Which is mismong ilang kasing mga kababayan pa nila sa China ang nakaka-discover niyan at naglalantad sa mga tunay na ginagawa nila. Pero keep in mind mga kapopong ha, na kapag nakakakita kayo ng ilang Chinese personalities sa internet na detected as konektado pala sa gobyerno ng China eh, magdalawang isip na agad kayo patungkol sa mga hidden agenda ng mga yan. Anyway, next naman tayo. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay merong kasing isang Chinese ang nag-costume ng isang Japanese soldier sa isang probinsya sa China. Well, ang lakas ng trip, di ba? Pero ang tanong eh, ano ba ang masama sa ginawa nila na yan? Actually, wala naman talaga masama pero ganito kasi ang nangyari. Kung pagbabasehan natin ang lawak o laki ng nasakop ng Japan halos ilang dekada na ang nakakaraan, ay totoong malaking porsyento kasi ng China noon eh, na control ng military ng Japan. So kaya't huwag na kayong magtaka ngayon na marami pa ring mga Chinese people ang hindi nalilimutan ang ginawa ng Japan sa kanilang bansang China. Well, though nagsorry naman na ang Japan sa mga ginawa nila eh, kilala nyo naman itong China, which is dahil nga dito sa ginawa naman ng isang Chinese na nag-costume at nagsisigaw pa sa isang lugar sa China, ay bigla tuloy itong nag-trending sa China noon at marami talaga ang nagalit sa kanyang ginawa, most especially ang local government doon. At ano ang ginawa sa kanya? Yes, mga kapopong, hinuli nga siya ng mga kapulisan sa China. Which is kung sa atin kasi ay meron tayong kasabihang, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Pero sa China kasi eh, magbiro ka na sa lasing, wag lang dito kay Xi Jinping. Na alam nyo naman siguro ang topic natin patungkol dito sa babae na ito. Yes, mga kapopong, siya ngayong babaeng naghagis ng tinta sa mukha ni Xi Jinping sa isang tarpulin sa China pa mismo. Na take note ha? Isang Chinese yan. At wala siyang takot na ipakita sa internet ang mga hindi magagandang bagay na ginagawa ng kanyang sariling gobyerno. Pero yun nga lang eh, mukhang hawak o kontrol pa rin ng gobyerno ng China itong babae na ito. Well, ganyan katindi ang gobyerno ng China, na kahit ang kanilang mga kababayan doon eh, walang ligtas kung mismong gobyerno nila ang aasa rin pa nila. Na ang tanong ko naman sa inyo ngayon, ay pabor ka ba dito sa ginagawa ng other countries na pagtulong sa Pilipinas?
pagtulong dahil napapansin nila ang mga ginagawa ng China sa atin? Well, syempre gusto kong malaman ang inyong mga ideas, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung minalaman o natutunan ka sa video, ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito rin inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!